ating lahat. Andito na naman tayo sa aking kusina. Ngayon ay tuturuan ko kayo paano maglinis ng manok at paano gumawa yung lansa ng manok. Okay, umpisahan na natin. Pagdito tayo guys sa Saudi ako ngayon, ganito yung ginagawa namin. Tinatanggal to siya kasi ito dito nagpapalansa ng manok. Malansa kasi ang manok dito kasi hindi kaya sa atin na native natin. Dito days ang manok dito bago na pwede napaka-inim. Ito, tatanggal siya. Ay nako. Tapos guys, kailangan tanggalin to. Guys, lalo na pag nakagloves ako, feel ko hindi ko masyadong nalilinisan maayos yung manok. So, tanggalin ko itong gloves. Bahala na kayo. Ayokong mag-gloves. So, ngayon, next step. Guys, wala nang balat. So, itong mga ganito, gaya nito, mga parang laway-laway na yan, mga ganyan. Dapat natin yan siya i-remove. Kasi ito siya, ito yung nagbibigay ng lansa sa manok pag kinakain. Parang may naiiwan sa ano, yung malansa, masangsang. Na maglilinis lang, okay na, hindi natatanggalan ng ganito. So dito, sa ibang bansa, kailangan natin ito tanggalin ng ganito. Ng ganito. Ito.
Ito, may mga putik-putik yung ganyan guys, mga ganyan. Ayan, dapat tanggalin yun siya. Tanggalin yun siya. Ewan ko nga ba, ano yung mga ibong nila? Bakit? Nani? Bakit maamoy nilang malansa-malansa? Ito yung mga nagdadala ng lansa guys. Ayan. Dapat tatanggalin natin yan. So, next step is here we go. Ito na rin. Nakita nyo ba yung ganyan? Diba sa manok? Yan sa loob. Dyan. May mga dugo-dugo yan dyan. Kailangan natin yung tanggalin para... Kasi yung dugo na yun ay malansa din yun siya. So, kailangan natin yung talaga tanggalin. Gagawin natin, lagyan natin ng asin. Ready? Go! Ito na yung next natin guys. Lagyan natin ng asin. 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 Basya natin ng asin. Mga...
Thank you.